Sabado kami alis. Father, listen, I don't need to read in the Lord. Pinapori ka, pinapasalamat. Kamandod mo kapangyarihan sa amin. Hindi ka nang langit at lupa. Ang dapat lang po rin kapasalamatan. Ikaw ang malikha sa lahat ng bagay. Ikaw ang bilayo. Ada po siya. Nag-read po ba ito? You are the great of everything. Lord, marami kami mga pagkukul, mga pagkakasala sa isip ko talita at sa Lord. Lord, we humbly offer all our doing out of our Lord, our good to the Lord, our Lord, and sacrifice. We will count up your great and ating atasi na aming Lord. Sana patuloy din, Lord, kahit wala ako dito. Sana mayroon din kusang mag- pag-inig, Lord, para din sa prayer, Lord, araw-araw. Tulungan mo ako, Lord, na hindi ko naman kaya, Lord, kaya sana mga kapitbahay din, Lord, na makaunawa anong kalagahan ng pagdadasal. Bago kami nagpatuloy, nais namin, Lord, is namin ang pagbasa sa aklat ng mga awit. For tonight. Awit ng pagpupuri sa Diyos na manlilikha. Papurihan mo si Yahweh o aking kaluluwa. Ikaw, Yahweh, ang aking Diyos kay dakilang mo talaga. Karangalay, kamahalan, lubos na nadaramdan ka. Diyos kayo po ay poskos niyang maningning naliwanag. Kalangitay parang tulda na kamay mo ang nagladlad. Ang ginawa mong tahanan ay ang tubig at itaas. Ang karom mong sinasakyan ay ang papawiring ulap. Sa pakpak ng mga hangin at doon ka lumalakad. Taghatid ng balita ay hangin ding sumisimoy. At kidlat na matatalim ang lingkod mong tumutulong. Ikaw na rin ang nagtayo nang saligan nitong lupa. Matatag na ginawa, hindi ito nauuga. Ang ibabaw ng saligay ginawa mong karagatan. At tubig din ang bumalot sa lahat ng kabundukan. Ngunit noong magakalit ka itong tubig, ay lumalakas ng marinig ng sigaw mo. Tumitlapon agad-agad. Bumubuhos sa kabundukan. Umagos sa kapatagan. Natipon ang isang dakot naging isang karagatan. Matapos ang ginawa mo'y naglagay kanahangganan upang ito'y kalupay di mo muling laganap. Ang salita ng pagbasa sa aklat ng Genesis 7:15. Okay, ito na. 17. Ang pagtutuli para tandaan ng kasunduan. 3. Hanggang. Okay, ito na. Pagkarinig mo yung nagpatira pa si Abraham. Sinabi po sa kanya ni Diyos, ito ang aking ipan sa iyo. Ito ang huling naman ng maraming bansa. Hindi na Abraham ang tatawag ko sa iyo, kundi Abraham. Sa pagkakalubo ang kahilingan mo, pagpapalain ko siya. Pagkat ngayon ginagawa kita ang ama ng maraming bansa. Karamihin ko ang iyong lahi at patatag nila sa mga bansa at magiging ari sa mga kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at iyong lahi habang panahon. Ako ay magiging Diyos ninyo. Ibigin sa iyo na magiging lahi ang lupay nito ng Kanaan. Ngayon, pinitirahan. Ngayon, bilang isang dayuha.
magagawa nito ang magiging pag-aari nila sa habang panahon at ako ang kanilang magiging ito. Sinasabi pa ng Diyos kay Abraham, ikaw at ang lahat ng susunod mong salinlahi ay dapat maging dapat sa ating kasabihan. Ang salita ng Diyos. Ang Ebanghelyo sa Diyos sa aklat ni 1:52. Fifty-one to fifty-nine. Okay. Makatandaan ninyo, ang tumutupad sa ng aking salita ay hindi namamatay kayo. Sinabi ng mga Judo, ngayon ititiyak namin sinasapian ka nga ng demonyo. Umatay si Abraham at ang mga propeta, ngunit sinabi mo, hindi mamamatay kailanman ang sinumang tumutupad ng kanyang aral. Mas magaling kapag ba kaysa sa aming amang si Abraham. Kaya namatay gayon din ang mga propeta. Ano ba ang palagay mo sa iyong sarili? Sumugot si Jesus, kung ako ang nagparangal sa aking sarili, ang kabuluhan iyon ang nagpaparangal sa akin ay ang aking ama na sinasabi ninyo Diyos ninyo. Hindi ninyo siya kilala kung hindi ko siya kilala. Ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Sabalit kilala ko siya at tinutupad ko ang kanyang salita. Natuwa ang inyong ama si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang araw na nang aking pagdating nakita niya na nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito sinabi sa kanya ng mga Judyo, wala ka pang 50 taon. Gulang, paano mo masasabi makita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, bago pa ipanganak si Abraham, ako ay ako na. Nagsidampot sila ng bato upang siya'y batuhin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Ang Ebanghelyo siya. Lord, maraming salamat po at pinatakin namin, Lord, sa ganapan sa bibil ng kubig ngayon sa sana tuloy-tuloy na ito, Lord, ang pagpapa. At pinatakin, Lord, ang gira sa Ukraine, Lord, na sana matigil na, Lord, upang dibakit ko sa ekonomiya namin. At ganoon din, Lord, sa carburation na inangkin ng China, sana bantayan po, Lord, ingatan mo na hindi maapi kahit maliit lang ang Pilipinas, Lord. Ngunit mayroon naman tayo, malaman kaming karapatan na umangkin kasi ito ay malalapit sa amin. At saka ito, apektado niya din ang kabuhayan namin, lalo na sa mga mahirap na mangyita. Lord, nandito na po kami sa vision, Lord, at tataas ng kabulutan ng amin. Anayong kusin ka? Lord? Lord? Patawad po. Patawad po. Nais po namin sa vision ito. Sa vision ito. Nakasama mo. Kasama namin ang mga aming Diyos. Ikaw nga ng Diyos ang karapagtanggol sa pag-utos mo sa mga angels. Precise. Jack, makikita mo yung mga angel kasama natin. Sabihin mo lang mayroon wala. Okay lang kung wala umi. Mayroon na? Marami? Mayroon na? Patawad po ang mga patawad pa po Diyos. Okay na? Lord, maraming salamat sa lisyon at kagalob mo sa amin. Na tanda ng iyong presensya sa bawat sandali, sa bawat hininga na sa buhay namin. Makita mo ni hindi, Lord, kasama ka pa rin namin. Matthew 5:8.
Blessed are the slain of heart, all the world's reason. Kaya Lord, daramang salamat. Ito naman ang aming lakas. Provision, Lord, na yan nagbigay ng lakas sa amin. Kahit yan, sino man, bata man matanda, may pinakarana at wala. Sa iyong paningin ay kami pantay-pantay. Lord, mayroon kami konting merinda at nasabi namin. Bless us, O Lord, for this service about to receive from the bounty through Christ our Lord. May the Lord provide for that. Father, the Son, and the Holy Spirit. Ayong electro, no? At saka plastic. Plastic, ay. Royal. Ano po? Electro. Ayong 25 yun. Let's take one naman. Hindi yun po. Pinapay lang kung ganda siya. Ayan din, mayroon pa doon. Kaya rin. Bye-bye.